These basic concepts. Reports are summary of record. These are your summary of record data for collections and disbursements that are prepared by the barangay treasurer. It's the barangay treasurer. Kasi si CCA ang tawag sa kanya sa record. Parang monitoring na kasi si CCA. Pagdating sa reports, yung talaga kailangan i-submit sa mga concerned offices, kagaya ng city accounting, COA, and DRFG, si barangay treasurer po ang nag-review. So yung mga sample reports, records or registries, record of appropriation and obligation, yung nasabi kong dating RACs, ito na yung tawag. This is to be prepared by CCCA. Statement of appropriation, obligations and balances, ito yung dating SACPI. So, SAOB na siya ngayon. Registry of Special Trust Fund, Record of Estimated and Actual Income, Report of Collections and Deposit, Report of Accountability for Accountable Forms, Report of Bank Debit and Credit Memos. So ano yung lang dyan? Ay yung ginagawa nyo ngayon na wala dyan. Kasi ito yung mga basic. Mga from the treasurers. Di ba tatlong summaries yun yung really prepared yun? Estimate income. Comparison of budget and actual amount and non-financial estimate.
Sanjay yung balance sheet, Sanjay yung income statement, wala. Wala kasi, under po doon sa bagong accounting standards, na bago rin na rin po ang pangalan niya. So, under the old government accounting system, yung balance sheet, ito na po ang statement of financial position. Yung income statement, ito na yung statement of financial performance. Yung statement of changes in equity, ginawang statement of changes in net assets or equity. Kasi nga, andyan yung net assets kaya ginagawa. Yung cash flow statement, binaligtad na. Statement of cash flows. Tapos ito yung bago, prepare ni accounting. Statement of comparison of budget and actual amounts. Ito is yung kailang importante dito si CCA. Kaya medyo bigat rin ang role ni CCA. Yan yung sinasabi na kasing sakli. Pero ngayon kasi required ang accounting to prepare po itong statement of comparison of budget and actual amounts. Kung wala po ito, pwede po basis na qualify na audit ng government. Those two financial statements, same po. So yan, yan yung mga financial statements. Okay, so punta na tayo sa barangay accounting plan. Ano ba itong barangay accounting plan? Sabi dito, kita niyo dyan sa libro kasi medyo kailangan pa dito. This shows yung accounting workflow. Accounting workflow, ha? Of the barangay transactions from the approved budget to the incurrence of the collection obligations or expenditures, collection of monies, payment of obligations or disbursements, recording of transactions in the books of accounts, and preparation of the financial statements and report. So, i-refresh ko ngayon yung libro, and then sa manual niyo yung barangay accounting plan. For the last project, you said, I love you. I love you. Yeah. So, tulayin na ako. Dun sa top, makikita niyo dyan, nandyan yung transactions. So, yung mga headings dun sa columns, these are your transactions. So, we have here your appropriation and obligations. Dun sa next column, we have your collections and deposits. Dun sa next four columns, we have your disbursements and or payments. And yung last miscellaneous transactions. So dito sa first row, makikita natin siya ng mga source documents. So dito sa barangay accounting plan, dyan yung makikita yung at a glance yung picture ng barangay accounting workflow. So, kahit hindi tayo masyadong, hindi natin masyadong alam kung ano yung accounting plan, pag binasa natin ito, medyo makikita natin yung flow. So, ito, start tayo dun sa appropriations and obligations. For appropriations, yung source document, you have here your appropriation ordinance. Yung information from the appropriation ordinance, i-record po ni CCA doon sa record of appropriation and obligations. Wow. Meron yung portion dyan sa appropriation ordinance, i-record ni barangay treasurer doon sa kanyang record of estimated and actual income. For the obligations, yung source documents, yung ating minimum source documents, you have here your supporting documents, purchase requests, contracts, disbursement vouchers, and payrolls. So from this source document, i-record ko din ni CCA dun sa portion ng obligations sa kanyang raw. Yan po yung recording ng appropriations and obligations. Pagdating sa collections and deposits,
ito yung official receipt, i-record po natin sa report of collections and deposit. Yung makikahalo siya, may isang report, that is the report of collections and remittances. Yung report na ito, ito yung pre-prepare ng inyong deputized barangay collector. Kung meron pa tayong deputized na collector within the barangay, ito yung report. Hindi po yung, ito yung report pag deputized yung treasurer as garbage collector. So within the barangay kasi pwedeng mag-deputize si kapitan ng isa pang collector aside from si treasurer. Pero sa wala namin ng CE, walang barangay na may deputized barangay collector. So i-discuss pa rin natin ito. Kasi just in case na bigla kayo mag-deputize ng barangay collector, hindi na barangay. Report of collections and remittances ang i-prepare ng deputized barangay collector. Okay, so yung deposits, ang ating source document, you have your deposit slip and bank credit memo. Yung bank credit memo, makukuha niyo yan doon sa report ng accounting. Mag-prepare kasi si accounting ng report of bank debit and credit memo. So iyan, i-record nyo ni treasurer dun sa kanyang cash book. So kung makita nyo yung sa collections, pag mula dun sa collections, i-record din ni treasurer sa kanyang cash book. So babagsak lahat sa cash book from collections to disbursement. So for the disbursement, you have disbursements by cash. Pag by cash, ito po yung pag nag-run tayo ng cash advances. So, ang ating source document, we have here your payroll. Payroll to honorarium yung kina-cash advance. And other supporting documents to ibang purpose yung cash advance. And para ma-close yung ating cash advance, dapat may liquidation report. Alam na ang mga treasurers ko ha, dapat talagang may liquidation report para basis ni accounting na i-close po yung cash advance ko sa ito. And then, disbursement by checks, you have here your source documents, disbursement vouchers, payrolls, and checks. Direction na siya. Pag napansin niyo, may napansin niyo pa rin yung disbursement. Walang report except for cash advance, diba? So, direction na po lahat sa cash book. Pag yung disbursement. So, disbursement by checks, have your DBs and payrolls, kapasok na po siya sa cash book. Under disbursement, i-record pa rin po natin sa cash book kung may bank debit memo. Petty cash, may nag-maintain pa ba ng petty cash? Wala na. Ayaw na. Masyadong maliit. Meron na trabaho. Okay na trabaho. So in case magkaroon ng petty cash, ang i-prepare lang is summary of the vouchers and then i-record din it sa cash book. For the miscellaneous transactions, concern na po ito ng accounting. So pag nakita niyo yung sa mga rows, may source document, may reports, may record registry, hanggang dun lang po ang function ni barangay. Pagdating na po dun sa accounting niyo, si accounting office na po. So i-prepare niyo yung nag-maintain siya ng journal of cash transactions and general journal. Tapos i-record niya yung mga transactions from the journals to the subsidiary ledgers. And then, pini-prepare niyo yung monthly na bayad balance niyo. Dapat pinag-isip kayo yung monthly na bayad balance. And then, at year-end, i-prepare niyo accounting ang inyong financial statements. This is supported by yung schedules. Kaya, doon nyo rin makikita kung ano yung details ng receivables ninyo, payables, ano yung mga assets, IBC ninyo,
continuing ang probation. Makikita niyo lahat yan sa schedule. So yan yung pinaka-accounting plan. So yan. Pinapakita niyo yung appropriation and obligations, collections and deposits, disbursements, miscellaneous transactions, yung accounting portion naman, yung books, yung journals, ledgers, trial balance, and the financial statements. So, kung pina-explain ko na sa inyo ito, may explain yun. Number six.
accounting. So yan, payment of contractors for refund of overpayment for contracts are recorded in the journal of cash transactions. Cannot be problem. So analyze.